Okay. So, nakat yung video. So, let's proceed sa ECG rhythm. Okay. So, when you looking for the normal sinus rhythm, syempre, ano ang normal heart rate na naman natin, ang pulse rate? Diba? 60 to 100. Okay, hindi po yan respiratory rate ha, hindi 12 to 20. Ang pinag-uusapan po natin is pulse rate, okay, or cardiac rate. So the normal for adult is 60 to 100. Siyempre, pag bata, iba pa po yan. Medyo mataas-taas pa po yan. Okay? So, as you can see, di ba, we have the P wave, the QRS, and the ST wave or the T wave. Di ba, meron tayong different part of our rhythm. Okay? So, as you can see, ito po yung P wave, okay? And then, yan yung normal, okay? And then, the QRS, okay? And your T wave, okay? Ma'am, So, P... excuse me po. Ma'am, di po ikaw marinig. Ay, hindi ako naririnig. Mahina ba? Ma'am, okay lang po. Oh, Okay okay lang sa naman. akin. Baka sa audio mo, be. Try to fix your ano. Okay? So, P wave, your QRS wave, and T wave. Don't forget that adding. Tapos, napansin nyo yung mga boxes. Ano ulit yung mga countings doon? May mga countings po tayo, di ba doon? Ayan. Napansin yung normal wave? Ano yung sabi ko doon? In every box, ilang count po yun? Ayan. Kung napanood nyo. 0.4. Yes. Kabuuan po ng mga boxes natin is 0.5. So don't forget that. Kasi napansin yung sinus natin, oh. Yan ang tatlong box. Yan, ganyan kasi ako mag-memorize ng college. Okay? Tatlong box ang normal sinus. Mamaya, you will encounter the tachycardia, the bradycardia. Iba yung countings nung kanilang pulse rate. Makikita nyo mamaya, di ba? So, pansinin nyo, yung unang wave, pansin nyo, yung QRS, unang sabak ng ating QRS nasa isang box, tapos pagitan nyo is tatlong box, and then the last box, doon ang next activity ng ating QRS wave. Okay? So, ayan ang normal rhythm. So, if you compute that, saktong-sakto to ano yan, sa normal sinus rhythm natin. Okay? Then next, we have the bradycardia. From the word brady, di ba? Less than. We have the brady, we have the tachy. Di ba? So pag sinabi natin sinus bradycardia, less than 60 beats per minute. Okay? 60 beats per minute. Although, normal po yung mga rhythm, yun nga lang, mabagal lang yung flow nung waves niya. Di ba? Sabi dyan, causes automaticity of the SA node to be depressed. Okay? So medyo mabagal siya. Less than 60 beats per minute. Usually mga pasyente na to, ito yung mostly sa mga matatanda na to. Okay? Tapos yung mga stroke, tapos monitoring of ECG sila, mapapansin nyo, pag nasa life-threatening na sila, medyo bumabagal. Kaya binibigyan sila ng emergency drugs para medyo tumaas yung kanilang sinus rhythm, di ba? Although mabilis, pero hindi siya normal. Parang ganun. Okay? So, yan lang naman yung mga ano natin. Review po yan sa inyo, Anaki. So, ayan. Causes of sinus bradycardia. Usually, myocardial infarction. Di ba? Yung mga MI, sinasabi nila sa hospital.
vomiting, di ba? Ischemia of SA node, usually sa mga stroke patients. Hyperkalemia. Anong alam niyo sa hyperkalemia? Mataas ang kanyang potassium. Okay? Hyper. Then Valsalva maneuver. Ano ulit ang Valsalva maneuver, mga ating? Naalala nyo pa? Wala kayo. Okay lang kayo? Assignment nyo yan, ha? Okay, and then arteriosclerosis in the carotid area. Usually, narrow ang kanilang veins. Kaya mabagal yung pag-flow ng blood. So, naaapektuhan ng ating blood flow. Kumbaga, kaya nagkakaroon ng bradycardia. Hypothermia. Dahil nilalamig ka, for example, nasa winter ka, ayan, pwede mag-cause ng bradycardia din ang hypothermia. So, what are the symptoms? Pale, cool, dyspnea, hypotension, syncope, ayan. Then, weakness. Usually, yan naman yung mga pasyenteng, di ba sinasabi nila yung mga anemic? Pero mostly, iba naman kasi pag anemic, di ba? Pag na-diagnose. Usually, ano din niya, mga mabababa ang BP, di ba? Ano pa, nanghihina. Ay nga, from the word vomiting pa lang, di ba? Nanghihina na yung pasyente mo. Malamig ang pangangatawan, di ba? Malamig ang panahon pero nagpapawis. Pale, yan. Dyspnea, yung short lang, yung short lang yung paghinga, di ba? So, treatment usually, atropine, emergency drugs, or possible pacemaker. Baka may heart problem talaga yung pasyente, ina-advise na po ng doktor na magkaroon ng pacemaker. Ayun yung sinasabi nilang baterya sa puso. Diba? Ito kasing bradycardia usually, yung mga pasyenteng ganito ang cases, para silang baterya. Pag nalobat yung puso nila, hindi na yan mag-work. Parang sa love lang yan, di ba? Oo. Makarelate din kayo, di ba? Kung wala ng love sa relasyon nyo, magkakaroon ng bradycardia, di ba? So, kailangan ng possible pacemaker para mag-work together ulit, di ba? Para bumalik sa normal sinus rhythm. Parang ganun lang. Okay? So, eto, pansinin nyo mga ading. Kanina, tatlo. Parang five boxes yung pinag-usapan natin. Diba yung first box, yun yung unang rhythm ng QRS. Okay? Tapos, tatlong box yung pagitan para sumunod ulit yung another rhythm. Pero eto, pansinin nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, limang boxes na spaces. And then, yung next na wave ng QRS, doon pa lang papasok. So, pansinin nyo, medyo matagal yung agwat niya. Okay? Normal yung PQRST natin, di ba? Ang ating PR wave, the QRS wave, and our ST wave, di ba? Normal siya. Yun nga lang, matagal. Okay? Ganyan tayo magbasa ng leads. Okay? Ng ating ECG or EKG. So, yan po ang ating bradycardia. Mabagal. Okay? How about the tachy? Mabilis. So, more than 100 beats per minute, di ba? Usually, ano ang mga symptoms? Pag nakita mo si crush, di ba? Ang bilis ng pintig ng puso. Ayan, kinakabahan ka bigla. Di ba? Pag nagpa-special quiz si ma'am. Diba? Biglang kinakabahan, nagtatachycardia kayo. Okay? Then, ayan, sabi dyan, P wave is visible before each QRS complex and PR interval. Mostly normal siya, pero yun nga lang mabilis. Okay? Same with the bradycardia. Mabilis yung, same, normal pa rin lahat ng ating P wave, the QRS wave, the ST wave. Normal silang lahat. Yun nga lang yung interval ng kanilang
rin science activity, okay? Sabi dyan, the impulse generating the heartbeats are normal but they are occurring at a faster pace than normal. So caused by usually pag in pain ka, tumataas yung activity ng heart mo. And then pag nag-exercise ka, di ba? O yung mga nag, ano dyan, yung mga sumali sa ating mga, activities like basketball, volleyball, di ba? Pag pagod ka na. Because of ano extraneous, ganun ba 'yon? Mga yung mga bagay na nag-exert effort ka, di ba? Mabumibilis yung cardiac output, yun yung sinasabi. So, hypoxia, di ba? Anong hypoxia? Lack of oxygen in brain. Then pulmonary embolism, hemorrhage, hyperthyroidism and fever. Usually nagtataki-cardia. Okay? Then next, treatment. Beta blockers, metoprolol. Usually, ito sa mga familiar, di ba? Mga gamot sa mga high blood. Metoprolol. Di ba? Or cardioversion, calcium channel blockers. Usually, mga ano to, sa mga high blood patients. Di ba? Most common sa kanilang tachycardia. Okay? Hypertension, HPN. Uy, walang sasabi ng high blood, ha? Hypertension tayo, HPN. Okay? So, ayan, ang ating tachycardia. If si normal, di ba? First box is, nandun na yung first wave, and then may tatlong pagitan na box, and then yung the other box, ay na yung next na QRS wave. Pero dito, pansin nyo, first wave, syempre, natamaan. And then, isang box lang yung pagitan. Tapos, nandun na ulit yung ating... wave, QRS activity. So, short lang. Wait lang, naglalag. Naglaro ata ako. Ano doon? Sorry, nasa na. Nabalis mo na ako. Bakit ba? Pag-chins mo. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Ayan. Nag-log kanina. So, ayan. Ayan ang tachycardia natin. One box lang po yung pagitan. But still, normal pa rin ang ating sinus. Ayan. Sinus rhythm. Okay? Normal pa rin po siya. Pero yun lang nga, yung spaces between the
leads po doon sa ECG reading, super ano, lapit, okay? O pansinin yung iba, dalawa lang. Diba? Dalawa or isa ang pagitan. Yan ang ating tachycardia. Okay. So, doon naman tayo sa mga abnormalities. Kung nadaanan na natin si normal, si Brady, tsaka si tachy, ito naman po yung mga complicated na nakikita yung parang bundok-bundok. Diba? So, this is the premature atrial contraction. Okay. Ectopic focus, abnormal pacemaker sites within the heart or outside of the SA node within one of the atria fires prematurely. It is caused by normal phenomenon in some individuals but may be caused by emotional disturbances, fatigue, sa pagyoyosi, sa pag-inom ng kape, di ba? Symptoms is sense of skip beat, di ba? Parang pagkapa mo ng pulso mo, di ba? Ala, ba't ang tagal? Ala, parang ang nung pagpintig. Parang gano'n, parang kayo mismo makakahalata nung abnormalities pag nagkape tayo or if may mga smokers man sa inyo or sa mga kamag-anak nyo or siguro bumabagabag sa isipan nyo, di ba? Or pagod na kayo, di ba? Yung time ng mga intram, super pagod kayo, hindi nyo na alam yun na nasi-feel nyo. So, yan na yon. Then, treatment. Treat underlying cause. It depends po. Okay? For example, yan. Baka normal na yun dahil nag-yosi yung tao. Ayan, minak-cafe yung tao, di ba? Pagod. So, usually, ganito po yung ma-encounter nyong ECG reading. Okay? Ano sa tingin nyo to? Diba? Una is normal. Ito yung normal, oh. Pansinin nyo, normal to. Okay? Kasi, oh. Oh, ito yung nasakop ng isang activity, isang box. Okay? Tapos, pagitan niya, tatlo. And then, next, yung activity to. So, normal to. Check. Then, after that, biglang, mag-iiba na yung rhythm bigla ulit ng heart niya. Diba? Pansinin nyo yan. Ganyan kasi tayo magbilang mga atin. Okay? Kaya binigay ko yung normal seconds per box pa yan usually, diba? May manlilit pa na box pa dyan eh. Ayan. O, nakita nyo yung mga pagitan ng boxes. So, yan ang tinatawag natin. Premature atrial contraction, diba? Try nyo, magkape kayo. O, sabi na lang natin, nag-copy ko Blanca. Di ba? Ano pa yung copy ko 70? Hindi ko lang 78 ba yun? Kasi yun na nagpa-ano sa akin nun eh, yung super kabog ng puso ko. Di ako nakatulog talaga dun. Tapos ni-try ko pa noon yung Sprite tsaka Mountain Dew. Talaga di ako nakatulog dun, di ba? Parang ginawa ko energy thing. So yan ang ating premature atrial contraction. May normal, tapos biglang mag-iba. Tapos may normal ulit, tapos mag-iba. Okay? So, it depends kung ano po yung gamot na ibibigay. Or usually, hindi na gamot. Kumbaga, home care na lang siya na with the nursing responsibilities na i-advise natin, ma'am, uminom kayo madaming tubig, ma'am, mag-rest po kayo. Diba? Medyo iwasan muna po natin yung mga ganito. Bawal muna po kayo uminom ng kape. Ganyan yon. Okay? Then, atrial flutter. Usually, ito yung sawtooth, yung parang chainsaw-like. Mamaya, kikita yung picture. So, arises from an ectopic focus in the atrial wall causing the atrium to contract 250 to 400 times. Diba? Grabe. So, ano ang cause po nito? Usually, stress. Okay? Paano ma'am kung araw-araw kong na-stress, di ba? Depende naman yan. Then hypoxia, okay? Usually, cause of medications. Then kung meron kayong sakit sa puso, di ba? Chronic heart disease or yung mga high blood or hypertension, HPN. Yan po yun. Symptoms, chest discomfort, okay?
masakit ang dibdib mo. Usually, ma'am, ang sakit ng dibdib ko, hindi ko maintindihan. Ganyan. Nung nakaraan pa ito, di ba? Dyspnea or HPN. So, treatment, vagal maneuvers, adenosine, cardioversion or ablation or removal destruction of body part or tissue its function. Depende po yan. Ulit, sa case ng pasyente, baka ngayon lang siya nagkaganto, tapos after the following day, nagbago din yung kanyang sinus rhythm. Diba? Kasi usually, di ba, pag-stress tayo, hindi mo din maintindihan yung sarili mo. Okay, so ganito po siya. Diba? Parang dagat yung mga waves. Diba? Normal yung QRS. Pero yung P wave tsaka yung ST wave niya or yung T wave, may abnormality siya. Okay? So yan yung sinasabing atrial flutter. Paano kaya pag nagpakita ng picture sa ano no, sa exam nyo? Kasi may dinagdag dito eh, mamaya yung last part. Yung last slides nito, yun ata yung mga pictures na ipapakita sa exam. Okay? So ito yung atrial flutter. Parang dagat, sabi nyo na lang. The next, atrial fibrillation. Usually ito yung pasyenteng mga ano na, ano ba ito? Ayan, chronic lung disease, heart failure. Usually common ito sa ano eh. Bradycardia. Pero hindi na normal yung mga sinuses. Okay? Uncoordinated atrial electrical activation that causes a rapid, disorganized, uncoordinated twitching of the atrial muscle. Okay? Parang may pagka-brady na tachy. Di ba? Rapid siya pero disorganized. Tapos, irregular pulse rate. Di ba? Caused by chronic lung disease, heart failure, rheumatic heart disease. Ito mga ading rare lang ang RHD or rheumatic heart disease. Pero mostly, ang inaatake po nito, bata. Okay? Sa pag-duty ko noon sa hospital, sa clinical setting, mostly bata. Diba? Nakita ko siya the day ngayon. For example, ngayon. Ayos-ayos ng bata. Kinabukasan o madaling araw, bigla siyang namatay. Diba? Bigla-bigla po kasi yan. Although kahit may maintenance yan, pero pag nag-trigger yan, may tendency talaga na, yun nga, pag hindi naagapan, mamamatay yung pasyente mo, di ba? Kaya pag, siguro pag sa public hospital yan talaga, hindi yan maagad maagapan dahil kailangan mo pang ilipat sa mga tertiary hospitals, yung may mga equipments, di ba? Kaya kung may kaya-kaya ka, tapos gato ang sakit mo, advice lang, sa tertiary hospital ka na. Diba? Then, symptoms, stroke symptoms. Yan, usually, bigla na lang namamanhid yung katawan mo. Yan yung mga stroke symptoms. Feeling mo, ala, hindi ko na magalaw yung kamay ko. Parang nagdo-drooping. Parang natutunaw ka bigla, ganun. Yung kabilang katawan mo, biglang natutunaw, ganyan. Feeling mo hindi mo na nafe-feel yung half ng body mo or yung whole body mo. Stroke symptoms, yan po yan. Hypotension, syncope and dyspnea. Okay? Then treatment. Calcium channel blockers. Usually, emergency drugs ito. Tinutusok agad ito pag agad sinabi ng doktor. Then beta blockers, digoxin, then warfarin. Okay? So, this is the picture, okay? May mabilis, may matagal, may normal na pagitan, but tignan nyo naman ang kanilang sinus activities, di ba? Yung P wave mo, asan na? Yung T wave mo, asan na? Kahit nandyan yung QRS mo, kung yung dalawang waves mo ay abnormal, talagang sa hospital ang bagsak mo, di ba? So,
kung kanina is parang dagat, ito naman anong pwedeng sabihin? Rough road? Para mabilis yung matandaanan, di ba? So kung si Itrial is parang dagat, ay, yung una, ito, Itrial Flutter is parang dagat. Si Itrial Fibrillation parang rough road. Di ba? Para mas mabilis yung maintindihan. Kanina atrial, ngayon let's move sa ventricular. So premature ventricular contraction, one or more ectopic fossae stimulate a premature ventricular response caused by ischemia due to MI, myocardial infarction, MI, infection, mechanical damage due to pump failure, acute or chronic lung disease, deviation in concentration of electrolytes. Okay? Ba kulang siya sa potassium, di ba? Or mataas ang potassium. Mostly, di ba? Pansin ninyo, yung mga caffeine. Okay? Ayan yon. And then, ito, psychogenic factors. So, symptoms is angina, shortness of breath, heart flip, feeling. Di ba? Feeling mo, babaliktad na ang puso mo, hindi dahil nakita mo si crush. Talagang may sakit pala. Ganon. Then, treatment, amiodarone, beta blockers, and procainamide. Diba? So, ito. Ito ang ventricular. Kung kanina, atrial, puro normal ang kanilang QRS. Ventricular, hindi mo na maintindihan. Ito yung QRS. But, sa next na wave is super abnormal tapos super depressed no T-wave. Diba? Supposed to be dapat parang konting bundok si T-wave. Pero ito, depressed. Pumailalim. Okay? Yan ang premature ventricular contraction. Okay? At first, medyo normal. Pati si T-wave. Diba? PQRS. Okay. Pagdating kay T-wave, medyo prolong. Kasi medyo mahaba, oh. Tapos, next activity, wala na si P-wave. Diretso QRS and depressed si T-wave. Okay? Yan ang ating ECG. So, yan ang premature ventricular contraction. Kung kanina atrial, ngayon ventricular. Okay? So, ito naman si ventricular tachycardia. Three or more PVCs, ayan, occurring in a row at a rate of exceeding 100 beats per minute from the word tachycardia. Okay, so severe myocardial irritability caused by large MI. Okay, large myocardial infarction. Infarction and ejection fraction, stroke volume divided by end systolic volume. Usually, ito naman yung ano, same as PVC, ba? Ano to? Premature ventricular contraction, PVC. So, symptoms, hypotension, pulmonary edema, confusion, cardiac arrest. So, determine if it is monomorphic, ito ang bibigay mo, procainamide, sotalol, amiodarone. Usually, ito, common itong amiodarone. Then, polymorphic, VTA, ventricular tachycardia, magnesium, or isoproterenol. Then, kung wala ng pulso, syempre, CPR, defib, epinephrine, or amiodarone. Usually, si epi ang common naman pag wala ng pulso. Okay, ito yung ganun. O yan. Yan ang ating ventricular tachycardia. By your CPR, ganyan na po ang kanilang sinus. Diba? Habang nagsi-CPR ka, yan na lalabas sa inyo, ECG. Diba? There's no point.